Once again, ito po si Ray from Damito Print Shop. Ang ituturo po ngayon is about direct to paint. So ano ba yung direct to paint? Actually, itong direct to paint, ginagamit na rin ito sa mga malalaking companies, sa mga floating line po, no? But privilege po natin ito sa lahat na at least na-perfect natin yung process nito. So i-share ko rin po. Ang advantage nitong kwan, direct to paint, low cost yan, mas mababa yung costing ko para sa mga gamit ka ng mga hot melt o mga transfer paper or sa yung mga direct to paint, mas mababa po talaga yung cost niya, around 150% lower. Durable po siya, matibay, no? Kasi nga sa silk screen siya, kung ano po katibay yung silk screen, ganun din siya po. So meron po tayong proof dyan na hindi po siya matatanggal kahit is wash test po. So pasada po yan, no? Wala tayong problema dyan sa wash test. And then ability of materials, so meron din sa market yung mga materials nito, so mas madali po siya mahanap. Ang next sa mga iba po na mga consumable, bibilhin po siya ng kwan na mahal at the same time medyo mahirapan maghanap ng supplier, no? Well, ito direct paint, available po siya sa market. So don't worry sa mga supplies po. And then no need to, kung meron kang mga existing na mga equipment ngayon, mga, just like mga sublimation, hindi ka na po mag-upgrade or bibili ng panibago. Pero kung wala ka pa namang sublimation na printer, so pwede ka bibili. Okay, and then ang kwan po nito, ang concept kasi nito is a silk screen plus sublimation. So ang we know that sublimation is a water-based po din yan, and then kaya po siya nagta-transfer sa doon sa cotton kasi compatible po yung kanya ginamit na ink, yung water-based na ink sa sublim paper at the same time yung ink sa printer po. So syempre may kwan po yan siya yung tamang temperature, di ba, kung mag-kwan tayo mag-heat press sa sublimation. So, ano bang next na kailangan natin para makagawa tayo ng direct to paint? Number one is, meron kang silk screen. No? The same time, yung platen po, kailangan yung platen. And then, yung concept niya is sublimation. Meron kang Epson printer na sublimation. Malaki or katong E4 or E3. No, ito po ay printed sa sublimation. Tapos meron kang heat press. Okay, so ang concept ng direct to paint, silk screen plus sublimation po, ni-combine po natin yung concept niya para magkaroon tayo ng magandang result sa quality and durable po siya na pagka-print. So pwede nyo minsan magamit sa mga customized or sa clothing line po. Ang bakit kailangan natin itong kwan po, yung single press, kasi kailangan natin siya para equal po yung kanyan, yung textile paint, pag hagod nyo po equal siya, kasi kung hindi equal, may tendency po na yung print pag print ng area dito ay maganda, may portion po dito na hindi siya maganda, kasi yung pag print ng textile paint, hindi po siya balance. So sa tulong ng portable press, maging balance po yung white po na base natin, yung super white. Okay? Kailangan nyo siya ng platen. Itong platen, meron po siyang lead rate, no? Meron din siyang foam dito. So, kung gusto nyo naman siya ng purely lang siya na wood, pwede naman siya purely na wood. Pero yung sa, ito po ay medyo nasanay kami dito na with foam siya. Ang advantage lang kasi sa platen na with wood, yung paghagot po ay makapal yung pintura. Unlike kung pure lang siya na wood na plating nyo, medyo manipis yung paghagot. Kaya ilang beses nyo siya ihagot or mag-spread ng pintura. While sa may foam, mas makapal po yung paghagot ng pintura. So that's why may foam po yung ginagamit namin. Pwede nyo rin yung sundin po kung may foam siya. Ang kwan po, paglagay sa t-shirt, kailangan may meron siyang table adhesive.
Okay? Paglagay po ng tabla adhesive, dapat dito na portion dito. Pwede siya dito pro konti lang. So, pwede dito na area. Pwede ito konti lang siya. So, nilagyan natin ang table adhesive dito na area. Dito po, konti, mas marami dito sa gilid. Okay, so pagkatapos yung nalagay yung table adhesive, ilalagay yung t-shirt dito. Ang kagandahan dito sa direct to paint is pwede siya sa dark t-shirt, mga black, red, or mga maroon. Kasi di ba ang sublimation is pwede lang sa mga white t-shirt. Pero sa direct to paint, although sublimation plus let's clean ang concept, pwede siya sa dark t-shirt. Okay, so ilagay nyo din, no, platen sa t-shirt. Ang purpose ng kuan doon, yung adhesive, para nakalock yung t-shirt, hindi siya mag-move-move during sa pag-print ng kuan po, textile paint, yung super white na underbase. So, nilagay ko rin sa dark gray para makita natin ang anong result sa dark gray rin. So, image, ito yung text. So, pag dark t-shirt po, saka sa black, mga ganun, or red, or dark gray. Hindi natin, unahin natin yung kwan image. Kasi pag isabay natin po yung kwan, yung text, during sa heat press, magkwan po siya dito, mag-iba yung kulay ng white. So, unahin natin to siya. So, okay po. Ang gawin nyo po, para kwan dito, matabunan yung text, gawa ka ng karton or yung plastic na cut na sa vinyl. Itatabunan po natin yung text. Kasi ang unahin natin yung image muna. Okay. Anong kuhan, pang cover mo dito. Huwag po kayo gagamit ng tape na diretso. Mas maganda po yung plastic or yung paper po na makapal. Kasi may tendency po masira yung matabunan yung butas ito, magkaklag. Kaya plastic ang ginamit natin. So ngayon, ilagay nyo dito, diba, sa ice cream dito sa clamp, sa portable ice cream press natin. So, ngayon po na nailagay na natin, mag-con tayo, maglalagay natin ng pintura para mag-print na tayo. So, mag-print na tayo. Ang gamitin natin na underbase, yung white, diba, sa pro, yung underbase yun po, dapat white siya. So, kuha po siya, super white ng tulko. Yung series po ang usually ginagamit namin. So, itry natin ito po yung kasi yung opaque nito mas mataas. Yung tinatawag na opacity. So, mas maganda po siya sa pang direct to paint. Yung pintura, yung estimate nyo lang yung tatamtama ng dami. So, nalagay na yung pintura ngayon, spread nyo muna. Tapos, diin po, diin. Angat nyo yung screen. Tapos, balikan mo siya para kakapal. Dapat hindi siya manipis po kasi kung manipis siya, hindi yung ang kwal niya po, yung quality niya ay hindi siya masyadong maganda yung quality, kaya dapat medyo makapal ang pagkalagay ng underbase, yung white. Ito na kaganda ng ang portable press kasi pwede mo siya balik-balikan.
baka hindi ka na magsisiglit. Kapaps, maka-printer, lagyan natin yung dark gray. Third coat. So, makapal na po siya. So, pwede na. Parang kuan daw, matagal daw yung kuan niya. Yung process. Actually, hindi po siya kuan. Pwede po talaga siya sa mass production. Kasi ang gawin nyo, mag-assemble kayo ng maraming platen. So, kung kunwari may mga 20 kayang ganito o 10. So, mas mabilis po yung production. So, ano siya, ipapatuyuin siya. Dapat tuyong-tuyo na siya. Underbase parang ito mga kapapsa, mga kapinter. Underbase. Magkontay ng top coat. Yung sable po na pang top coating natin. Pero dapat, before that, hugasan niya po siya. Kasi pag hindi siya nahugasan, maghalo po yung pintura. So dapat malinis po ng hugasan. Kanina paglinis ng kuan sa screen frame, sana notice niyo po wala ng pintura kasi nalinis na ito. Yung foam lang, yung foam, ganito na ng foam. Tapos yung tubig lang din, di ba? Yung sa first video natin noon. And then, para sigurado, talagang i-review nyo siya na kuan. Na wala pong tubig dito, dubanda sa kuan, nilagay na plastic. So, kuha kayong cloth. Double check nyo po dito. Kasi may tubig dyan sa plastic. So, pili nyo yung blower, tapos para matuyo. Tapos, saka tayo mag-coating yung para sa, kuan po, sa sable coating para sa dark shield. Kaya yung nahugasan natin, di ba, yung kuan, yung screen. So, pag-install po, unahan nyo ito ilagay. Pag natanggal to siya, ilagay nyo muna ito. Tapos, sa kanyo ilagay ito ulit yung screen. Tapos, tingnan nyo yung target kung na-align siya ulit. So, pag hindi na-align, i-adjust nyo lang dito. And then, sa ilalim. Para target talaga yung image po. Kasi maglalagay tayo ng top coating dito na yung sable for dark t-shirt. Sable coating po yun. Atin, malinis ang squeegee. Baka kasi may pintura siya dati nakuha yung opic na super white. Dapat nilinis din yung squeegee. No? Okay, maglagay tayo. Mga 1 tablespoon lang siya, pwede na. Meron na to siyang pang top coat, yung sable coating for dark t-shirt. So magta-top coating tayo. So make sure na spread ang pintura, no? Maayos na pagka-spread yung top coating natin. Naman. Tayo ng top coat sa black. Ikaw yung sa lalim, kumakuan talaga siya, ma-center yung image. I-move-move yun na yung sa lalim or i-adjust niyo yung clamp. So ito, okay na po siya. Pwede na. Side press, ang gagawin natin ngayon, ipatuyo muna natin siya. Para sigurado, no, tuyong-tuyo yung kuan natin, yung underbase. So para ipatuyo po yung temperature niya is 80 degrees.
So mababa po muna yung kanyang temperature. Nasa 70 to 80, pwede niyo siya ipatuyo. So ngayon, 80 po to siya, mga 10 seconds nung pwede na. So ito na yung sublimation, tuyo na siya. Ang next process natin, ilalagay natin siya. Gamit po kayo ng thermal tape. Tingnan nyo lang po na align talaga siya. Tara, take note ha, yung temperature natin is very important po sa dito na process. Ang kuha natin yung degree Celsius 190, tapos 40 seconds po. Yun po ang una. Tapos pangalawa, 40 seconds, di ba? And then, heat press tayo pangalawa, 30 seconds. So, 190, 40, 30. So, tandaan po natin yung temperature, ha? 30 seconds. Heat press tayo ulit, another 30 seconds. Pops, tanggalin natin unti-unti. So, glossy pa siya. Gamit kayo ng blower para mga 1 minute na i-blower. So, pag nalamig, pwede na sa tanggalin. Ito yung 190 na 40 na heat press, tapos ang next is 30 seconds. Ito yung kuha niya po. Result niya. Kaya na kasi 40 tapos 30 seconds and then na heat press ko ulit another 30 seconds. Kaya medyo darker po yung kuha niya, yung result. So at least ma-differentiate natin, no? Pag nasobrahan yung temperature, may variation. So, ito po yung mas magandang quality na temperature, yung 190, 40, saka 30 seconds. Nang po ngayon, itong plastic. So, madali na, no? Kasi may identification na kayo na dito yung image. Tapos, so, pag na-target ang image, so, ibig sabihin, pwede na yun. Black tayo. Lagyan natin ng context. So, mabilis po siya sa kwan. Pag share screen talaga. Hindi na kayo magkakat ng kwan po gamit ng cutter platter. So, kung marami kayo platter, mas mabilis talaga. Rubberized po siya. So, mabilis po talaga ang production pag marami kayong platen po. So, ang tips ko po ay para yung quality, yung tandaan po natin yung kapal ng pintura, no, yung sa underbase. Tapos yung sa top coating naman yan, kwan din siya, tama din pag-spread niya, yung equal. And then yung sa pag-heat press po, no, tandaan po natin yung tamang temperature, yung 190, 40, saka 30. So, dito po nag-i-end ng video, so I know na kaya mo yan, practice lang po talaga. So, kung meron kang katanungan, message mo lang ako. Once again po, say, this is Ray from Damito Print Shop. God bless and maraming salamat po.